Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si JM Segundo. Isang aspiring photographer, videographer. Halina at samahan niyo ako sa bagong experience na mararanasan ko sa buhay ko. Morning guys, and tayo ngayon kakain sa ano, magbe-breakfast sa Kuya Tabs. Kasi tayo ay may pupuntahan mamayang gabi. Tayo ay magkakamping kasama sila Boy First Time, yung mamayon sa Kaderek Gino. And then pupunta tayo ng Falls. Kama natin si Iya ngayon para kumain. Pupunta namin siya sa bed. So ayun guys, na-drive lang ako. Laki na niya, B. Laki na niya. Ay, yeah. Ay, yeah. Oo. Pinakasakit ba nga lang? Ilan? 13 points. Anong next rank, sir? Yung place ko, yung spectra. Ano bang mas maganda? May kuto ba siya, sir? May kuto. Marami. Marami. May kuto. Spectra. Yeah. Hindi naman ata. Wow, very good si Iya. 70. Okay, fuck. Ano lang yung lagi niya sa... Sa card niya ba? Lagi niya lang. Okay, sige po. Ito po yung bayad. Guys, nag-park lang kami doon. Pero tayo kakain kay Kuya Tab. At ano? Mga... Ah, ito pala sila ano. Ginagawa niya rito. Eh, kilala niya ba itong mga to? Hi po! Ta kami doon mamaya. Sige, kain lang kami. Yung mga pamangkin niya ni ano, Madam Prisha. Kain lang kami, and then ayan. Okay. Pabili ate mango cheesecake. Ano po? Anong size po? Yung malaki? With, anong boba meron kayo? Strawberry, lychee, yun lang. Lychee. Thank you. Masarap yung mango nila dito. Yan yung gusto-gusto ko. Gusto kong itry yung ano. Meron ba yun? Yung adobo? Adobo silog? Meron po. Sige, yun na lang. Tapos extra rice na isa sa akin. Yung
Tapos mo lang sa akin. At silog po. Ano pa po? Mountain, tapos Mountain Dew. Hello. Proxy, sir. Nagbablog ka, sir? Oo. Hello. May mga ano ng Kuya Tabs. Ayun guys, bali itong Kuya Tabs, ito yung go-to na kainan namin na silugan dito sa Lano. Makikita niyo siya malapit siya sa simbahan ng Katoliko. Search lang siya Kuya Tabs. Masarap yung mga silog nila rito, may mga coffee rin. Ayun, marami silang ano. Check niyo na lang yung mga menu nila. Dito open area siya, marami kumakain dito. Basta kung lunch time, kung kaya yung magpalate ng konti para hindi kayo ano, nahaba sa pila. Kasi nga, pinipilahan talaga dito. Then, yung mango kanina doon, yun yung chocolate. Ever since nag-open yun, doon ako bumibili ng mango shake. Kasi super sarap ng mango shake nila. Hindi siya fake na mango shake. Ano siya? Tunay na mango na talagang blended nila. So, papakita ko sa inyo mga yung order nila. Yung order na in-order ko para ma-idea. So, ayun guys. Simot yung food namin. Hindi ko na naipakita. Nakalimutan ako kasi gutom na ako. Meron ito yung mango nila. Di ba? Mango. Masarap yung mango nila guys. Try nyo rito. Sa Kuya Tabs. Saka chocolate. Sobrang sarap eh. Hindi ka napigilan. Hindi ako nakapag-try. Na tayo sa Kinaboyti para ano kunin yung waterproof case ng Hero 10. Pero magpapagas lang ako saglit para hindi tayo maubusan ng gasolina. Na tayo rito. Guys, so yung camping mamaya, first time ko to mag-camp sa taas ng bundok. Sabi lahat, sa taas daw kami ng bundok mag-camp eh. So ito yung unang camping ko na ano, na hindi matutulog sa sasakyan. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko kasi hindi talaga ako, syempre nakita niyo naman yung unang first two vlogs natin na camping. Ano kami natulog sa sasakyan dun sa may Nalumpunan saka sa tatag dito Humming Farm. Pero ayun nga, dito daw natutulog talaga namin tent at sleeping bag. Hindi ko pa na-experience yun, pero tingnan natin kung anong magiging ano natin, ang magiging situation natin doon. Pero ayun nga, game yan, dali lang yan. Then ayun, ang isang trip daw namin doon ay Magpa Falls. Pupuntan daw namin direct Mamen Falls na napuntahan ng dalawang tropa natin na si Direct Gino at saka ni Mamen. At maliligo kami doon. Sabi na madali lang eh. Pero tingnan natin. Hindi ako naniniwala madali lang yun. So ayun, andawi na tayo kina ano, kina Boy P. Tingnan natin ano mga ginagawa nila doon ngayon sa Kugo. Manggugulo tayo doon. Baka hindi pa tayo nakapag-vlog doon eh sa Kugo. Medyo, nung unang punta ko doon, medyo magulo. Pero ngayon, inaayos na nila. Tingnan natin. Ayan, kita-kits tayo sa Kugo. Ayan nga guys, dito na tayo. Kina Tricia, kina Boy P.
At ayun. Kudanan ko lang bilhin ako siomay kasi masarap talaga yung siomay nila. Binabalik-balikan ko rin guys kaya order na rin kayo para ano. Supportahan natin yung small business nila. And ang dagdag pondo sa ginagawa o gagawin nilang kubo. Ayan. Isa. Wow! What's up, dude, brother? Chicken brother. At ayun na nga, kami ay umakyat sa bundok ng Bansing upang mag-overnight camp. At grabe talaga. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakadanas na ganito kagandang tanawin at experience. Ganda. Morning guys. Yan. Welcome back to our another camping session. Grabe ang ganda ng sunrise. Morning guys, ayan, dito kami ngayon sa bundok. Camping kami kagabi. Di na ako nag-vlog kagabi kasi nag-set up kami rito. Dito kami sa bandang Bansing. Ayan, so napakaganda ng daan. Sa taas kami ng bundok. Ayan, nakita niyo yung river ng Bayombong doon. Ito ng Solano saka Bayombong. Ayan, then yung sunrise. Ayan, oh, ito. Then magta-timelapse tayo para ano, time-lapse natin yung ating sunrise. Alright. Pinaka magandang first time natin dahil sa mga natin sa boy first time ulit. Pero ayun, first time ko gumamit ng GoPro na pang vlog. And ayun nga, kaya pinahiram sa atin to ni Kuya Boy P para matesting natin kasi magmi-Mindoro tayo at ito yung gagamitin natin. Ayun. Hindi ko na lang masasabihin ko kasi ayun nga, first time ko mag-camping na as in camp talaga. Nabasing isa nito kami sa bundok. Oh. Walang kuryente. Walang electric pan. Pero alam mo yun, enjoy pala. Yung sleeping bag ka lang matutulog. Mapapalibutan ka ng kapareso kung naghihilik. Ayun. Grabe, ang ganda. Hindi ko lang ano mga adventures namin ngayon, pero sasabi ko pa lang,
yung experience namin na natulog kagabi. Sarap. Wow, siguro nag-camp kami twice. Camp kami pero nasa van kasi kami. Iba pala yung feeling na nag-camping ka sa van, natulog ka sa van na nag-camping kayo. Kumpara mo dito sa natulog ka talaga sa tent. At saka dito sa alam mo yun, sa hindi na aabot ng sasakyan. Napakaganda ng experience. Hindi man kami sobrang taas pero tanaw mo yung buong bayan ng Bayubong at Solano. And then nakikita mo talaga yung landscape. Kitang-kita mo yung landscape. Grabe. Nai-speechless talaga. Ngayon lang talaga ako naka-experience ng ganito. Good morning, bro. Good morning, James, brother. Balik tayo, James. First time, bro. First time. Oh, first time. Camping na si... Malayo. Kumpara mo sa car camping, saka sa talagang camping talaga. Masarap din yung ganito, ano? Oo. Iba experience. Kasi natulog ka sa sasakyan. Iba. Masarap din naman sa sasakyan. Oo. Pero, comfortable, pero iba yung ganito experience na gising ka sa taas sa tuktok ng bundok. Tanaw mo yung dalawang bayan. Tapos makikita mo yung mga ano, low clouds, everything. Marami. Alam nyo guys, sa tatlong beses kong pagka-camping, mga bagay ako natututunan na alam mo yun na sa tagal-tagal ko ng ano dito sa earth parang ngayon ko lang nare-realize sometimes you really need to connect sa nature. Sometimes kailangan mo rin ipasantabi ang iyong mga problema para makapag-isip ka ng solusyon. Minsan kailangan mo talagang karoon ng oras para sa iyong sarili. Kasi kung hindi, talagang masusunog ka. Kaya napaka-grateful ako na kilala ko sila Boy B, sila Yoma Men, sila Direk Gino, at na napa-experience sila sa akin yung ganitong bagay. And yan, sila yung unang-unang nakapagpa-camping sa akin sa ganito. Napakaganda ng experience. Iiyak ako guys. Ayan, sa mga di ako alam, medyo mabilis akong maiyak. Lalo pag talagang ano yung genuine yung nararamdaman. So ayun nga guys, marami pa kayong makikita ang camping episode sa akin. So ako naman yung mga additional episode natin ngayon. Yung
FPB content, ano lang yun, bonus lang yun, guys. Pero nagsisisi talaga ako na hindi ko dinala yung FPB dito. Grabe. Pero babalik kami dito, guys. Dinidevelop nila to na maging campsite. Isa to sa mga ano, masasabi ko na magiging top 5 camping spot dito sa atin. So, nakampingan na natin, nagcamp na tayo sa Nalubunan, Quezon, Solano, nagcamp na tayo sa Bagabag, Ambalo, then nagcamp na tayo sa Bayombong. Next, try naman natin magcamp sa Baguio. Kahit ilang beses na ako nag-ano doon, nagpupunta. Pero hindi ko pa nasubukan mag-overnight doon. Pero soon, hindi man next vlog natin, pero sa mga susunod na vlogs natin, tignan natin. Grabe, ganda ng tanawin. Makikita nyo doon, akala mo nasa ibang bansa ka eh. So, ako na taga dito sa Nueva Vizcaya. Talo pa ako nung nila Yoma Men, nila Boy P, nila Tere Gino. Mas marami pa sila napuntahan na mas majestic na place. Though hindi ko siya, gusto ko siyang gawin, pero alam niyo naman, kailangan ko rin mag-work, kailangan kong mag-shoot ng events. So yun natin yung bread and butter. Pero for now, habang hindi pa nabubuo yung team, hindi pa naaayos, ganito muna tayo. Pero once na nabuo ko yung team, na-develop natin yung team, sige. Kahit saan tayo magpunta, G tayo dyan.